Yeah, hello everyone. It's me again, Bern Tam, DIY TV. Nandito tayo sa Motor HPT Motor Parts and Car Wash. Kasama natin si Alan's Vlog. Ano natin to? Check natin. Maintenance natin kasi mahina yung labas ng bukis. Dapat walang kaso kasi pressure washer. So, mapaglasin natin dito. Titignan natin yung mga bulb niya. Saka yung mga gasket. Baka, matagal na rin kasi ito. Mga 5 years na rin, di ba? Ay, 7. Almost 7 years na rito. Pakita mo yung machine natin. Ito, pressure washer natin, Kawasaki yan, you know, Kawasaki, yan. So, mahina, kaya magpaklasin natin. Tara mga ka-DIY, tagaling muna natin sa saksakan, para hindi tayo makuryente. Ito, size 14 lang po ito. Dalawang tornicos dito, size 14. Kapaklasin natin to para makita natin yung mga bulb niya dyan. Tapos, ito, size 12. Okay, yan, tanggal na, oh. Yun, yung itsura niya. Yan, oh. Baka barado lang ito mga ka-DIY. So, tatanggalin din natin dito. Apat to na tornilyo sa S12. Yan, iniluwagan na natin. Ito po ay pataas. Ano naman ito? Pababa. Ipataas nyo, mas nahigpitan nyo. Mapuputol yung ulo niya. Luluwagan din natin ito mga ka-DIY para pagpasok natin mamaya. Papasok to kasi pag mahigpit na ito, hindi na natin maipasok dito kasi may rubber yan sa may ilalim. Salbit po. Gandahan lang. Yan o. Pag umikot na yan. Yan. Okay. Pabaran muna ito ng DIY po. DIY. WD-40 or langis. Gandahan. Kasi pag ito nababasa, kinakalawang ito mga ka-DIY. Isa din ito pagka yung rubber dito pag sira na. Mahina na rin yung buga niya. May suction po kasi ito mga ka-DIY. Ito yung nagbubomba at sumisinghot. Ano ba yung tawag doon? Nagsusok-sok. Good job. Kina, ikim mo lang. Yan, pre-pressure natin ang degreaser para matanggal yung mga grasa. Para mas malinis. So, ayan mga ka-DIY. Ginabi na tayo. Overtime na. Already 8 o'clock in the evening. Ayan, nalinisan na ho natin yung kalubluban itong natin. Ito sa may return at saka sa bulb suction niya. Yan o. Papalitan natin itong dito, banda. Kasi medyo maluwag na itong mga... Basta tama yung pagkasunod-sunod ha. May flat po kasi dyan eh. Oo. Yung flat yung una. Mga ka-DIY, ang una, ang pinakadulo doon, yung flat mismo. Yung parang ganito, yung flat. Tapos, ito na yung sa mga ibabaw. Dapat, yung butas nitong para sa grasa. Ito. Ito para sa grasa to. Dito, may butas siya maliit dyan o. Yan. Hindi yan masasaraduhan dapat. Okay? So, yan, yan mga ka-DIY, ang itsura nito, pagka ibabalik nyo, pwedeng dito nyo ilagay, pag ganyan, or dito na mismo. Yan. Okay? Sigurado, malinis na to, di ba? Yan, okay na yan. Minsan, ito, sira, pag sira na rin to, pag may leak na, mahina na rin ang bomba. Lagay na natin. Lagay muna. Yun, tapos bubuhay na natin yan. Size 14 po yan. Size 14 po yung bolt yan. Dalawa. Tapos may lock washer din yan, alam ko. Yan sa mga may pressure washer sa bahay dyan or yung sa paranum, parehas lang po yan mga ka-DIY. So kailangan na mahigpit po talaga itong pagsikip mo ng nut dito para wala po talagang singaw yan. So mga ka-DIY, ito yung pinaka last part na ilalagay natin dito. Tandaan nyo po, ito pong parang may gear. Ito, hindi po siya paganyan ha. Paganyan ho siya. Ayan, dyan. Ganyan po ang sura niyan mga ka-DIY. Tapos ilagay na rin natin itong lagayan ng grasa mga ka-DIY dahil nilinisan din natin ito. Yan. Ang purpose naman itong lagayan ng grasa sa yung maglulubricate dito. Ang sunod na lagyan natin ng grasa dito mga ka-DIY para mailagay natin yung dito. Maipasok natin, lagyan natin ng grasa sa loob muna. Yan. Puluin nyo lang yan ng grasa yun mga ka-DIY. Yan, sinasalpag na ho natin mga ka-DIY. Yan. Okay, malapit-lapit na. Abang-abang na lang. Sige, dahan-dahan yan. Yan, ganyan. Sige, yan, ganyan, ganun. Yun, nadali mo, bebe. Tapos saka natin ito hihigpitan mga ka-DIY. Papasok natin ito. Hindi, ilagay mo muna yung bolt dito na size 12. Tapos ganyan, papaluin. Paunti-unti lang yan. Okay? So mamaya, abangan nyo ulit kung mapasindi na natin. Fix muna namin lahat.
So ayan mga kadiway, in-over naman natin to, gaya na sinabi ko, tapos na natin to na na-cleaning kanina, nakita nyo naman. Lately, ito, tinanggal natin to. Pag tanggal namin na itong mga bulb na to, ito, una natin tinanggal, nilagyan natin ng gasket. Yan o, may rubber siya mga kadiway, para ko ahas. Ano mo, kaya pala mahina yung pressure nung washer pressure namin. Kasi ayan o, pakita mo, napasukan mo siya ng rubber hose. Yan o, yan. Ang dami o mga kadiway o. So ayan, tatanggalin natin yan, lilinisan na rin natin yan. No? Ito yung pinantatali dito. So nasipsip nito, suction kasi ito. Ito yung return, ito yung nasisipsip ng tubig, ito yung naglalabas ng tubig. So sana, umubra na, after natin malinisan to, lalagyan na natin ito, lalagyan natin ang gasket. Sige. Kasi ito talaga, may filter ho talaga ito mga kadiway. Igawa ng yung filter kasi nito, inasira na, kinakalawang, nakalimang bit. Nakailang palit na tayo, di ba? Nakalimutan namin na lagyan. Kaya sinip-sip niya yung dumi. So ayan, standby muna. Ito, nilinisan po natin kasi may mga kalawang. Ito yung minsan na bumabara doon sa wash, doon sa bunganga ng ano natin, horse. Po natin ang hangin para matanggal po yung mga kalawang. Paka-importante talaga na itong mismong suction, yung naghumihigop ng tubig. May filter po talaga yan. Tignan mo yan, akala ko ahas yung bumaraw. Imagine mo yan, nahulog siguro dito. Yan, lalagyan na natin mga kabila. Size, hipitan lang natin ng maigi. O, hipitan natin ng maigi ito para walang singaw. Yan, dahan-dahan lang po sa paghigpit kasi brass lang po ito. Madaling mabasag. Para baka maputol yung ulo. So ayun mga ka-DIY, update ko po kayo dito sa ginagawa natin ng pressure washer na Kawasaki natin dito sa car wash shop natin. Masyado na kaming ginabi kagabi, medyo napagod na kami kaya ngayon natin tatapusin ito. Yan, pahigpit na rin po natin itong mga ito kasi nalinisan lang po natin ito lahat. Binaklas natin ito dito. Dito, tinanggal natin dito sa may planger. Yan. Tinanggal, nilinisan natin yung buong lagay ng grasa, pati yung mga bulb, tsaka yung gasket. Yung mga gasket niya, yung mga seal. Saka make sure na pag binabalik niyo yung tornilyo, ano, merong lock washer para hindi mo siya lumawag pag nag-vibrate. Tapos, binaklas mo namin to kagabi, hindi ko na naipakita sa inyo mga kadiway. Ilinisan natin to kadiway, tapos nilagyan natin ng ito. Kasi, may sina yung nandun sa loob. Baklasin ko na lang para makita nyo. Yan. Babaklasin ko ito mga kadiway. Asan ba yung rubber nito? Yung natin, pakita ko ulit sa inyo. Ito yung sinasabi ko mga kadiway. Kaya, isa din sa nagkuso ng paghina niya. Ito, hindi ho kasi ito ano, bumabalik. Dapat ito kasi gumagalaw ito. Itong loob. Nilagyan ko na ho ng grasa yan. Oh, kasi nag-stack up ko ito. Tapos, ito may mga corrosion na rin siya. Hindi ito mabuksan kagabi. Tapos ito, medyo dapat ganyan yan. Nakurod na siya, kinain na ng corrosion kaya umiksi siya. Kaya ang ginawa natin ay hinaba ito yung spring, tapos nilagyan pa natin dito. Asa na ba yun? Extension niyang ganyan para maitulak niya. Maitulak pa niya doon para umabot to. Kasi hindi na umaabot eh. Okay? Tapos pakita ko rin yung rubber niya. Kaya ito kasi yung responsable mga ka-DIY na kung saan ina-adjustan na yung tubig, ito yung nagpipressure kung gusto mo na mas malakas at mas malayo yung buga. Dito po yan, na nakalagay yun. Pressure release, all purpose. Yan. Ito yung nag-release ng pressure. Kung gusto mo na mas malakas at malayo, ito hanggang dito yan. Parang palalabasin mo to. Pero pag gusto mo na medyo mahina, ito. Sasarado mo naman to. Kaya mga kadiway, lalagyan na ulit natin ng grasa kasi ibabalik na natin to eh. Para hindi ko siya mag-stack up. Para maganda yung play nitong spring. Tapos ilalagay natin ito dito. Pakita mo yung sa loob niya, kadiway. Yan. Yan, may kinokontrol siya dyan sa ilalim, may tinutulak siya. Dapat ganyan ko talaga yan. Dapat kasi ito nagpi-play, parang ganito mga kadiway. Oh. Ano ko lang, sample ko lang. Ganyan. Yung dati kasi talagang hindi mo siya magalaw, nag-stop ka. So ganyan, ihigpitan na natin yun. Katanggal din kasi to, yung hangin dito, yung pressure ng tubig, wala rin. Kaya dapat nakasarado ito mga kadiway.
natin. Yan, make sure na mahigpitan nyo talaga na maigi. Katala ang ginamit natin, krisin. Wala kasi tayo ng isaktong size nito eh. Dapat po kasi ganyan mga kadiway, nakalabas po ito. Para may pressure pa siya na ibabalik. Kasi yung dati ito nakalubog. As in, wala, hindi mo makita dito, nasa loob talaga, di ba? Kasi naka-abante yun. So, dapat ganyan, may laban po siya, may pirsa. Tutulak mo ng ganyan. Ayan. So, ganyan na adjustment, malakas talaga yung buga niyan. Masakit to sa pag inano mo sa balat mo, baka ganyan. Medyo mahina yan, pahina. Ayan ko siya yung nagkukontrol ng pressure. So, okay, ayan, nailagay na po natin to. Sinek na natin. Higpitan na lang natin na maigi. Tapos, higpitan na rin natin to mga to. Kasi, hindi pwede magkaroon ng leak. Tapos, ito pala. Kagabi, hindi na namin ipakita sa inyo mga ka-DIY. Nag-change oil na tayo dito. Kahit naman, hindi naman tumapili ng langis eh. Kahit anong langis. Pero mas maganda yung medyo, lang siya, mineral. Mineral to. So, dapat minimaintain mo yan. Ito kasi almost 7 years na po mga ka-DIY. Yan, nilinisan na namin to mga to. Tapos, sinigpitan na rin namin to mga lock nitong. Yan, tapos lagyan din natin ng teflon to mga ka-DIY. Itong mali dito na allen type lang to na bolt. Para dito yan, no? Kasi binaklas din namin to. Kagabi, hindi na namin ipakita sa inyo kasi may mga bumara din po dyan. So, pag ibabalik nyo to mga ka-DIY, huwag nyo masyadong ipasok. Kasi baka may pag may pasok nyo na maigi yan, mahuhulog. Dapat yung tamang-tama lang. Yan. Pagka nakikita nyo na nagli-leak, lagyan nyo lang ng teflon yan. Higpitan ko na lang din to mga iba. Dapat kasi to mahigpit ko talaga to. Size 12 po ito mga ka-DIY. Ka-DIY yung pag-adjust naman yung lock nito plus sa planger dito sa may bulb niya. Ito talaga yung gamit. Kaya lang gawa ng nakalawang na, maupod na, kaya ang ginagamit natin ito. Yan, flat screw, tapos pupukin mo lang ng ganyan. Make sure na mahigpit to ka-DIY kasi pag hindi ko mahigpit to, ay bubukas po yan. Magkakaroon ng loose compression kasi matatanggal ho yung mga gasket dyan. Lalabas yung tubig dito. So, hindi siya lalabas dito. Pati yung return pala dito mga ka-DIY, dito may bumara din dito. Ito talaga yung nag-cause ng paghina ng pressure washer natin mga ka-DIY. Ito. Ito kasi, ito may butas dito. Ang gamit nito, dito yan. Oh. Pinangano namin dito sa may return. Kasi magalaw. Minsan, nilalagay namin dito na pabayaan ng mga tao namin pumasok dito sa loob ng container. Kaya ito kasi ito dapat kasing suction hose ito. Eh dapat may filter to. Gawa nang wala ho kasing filter kasi hindi pa dumating yung order ko. Ang nangyari, so umano siya dito pumasok hanggang sa pumasok dito mga ka-DIY. Kaya bumara dito sa ilalim nito. Nakita na lang namin yung nilinisan namin, tinanggal namin yung mga bulb. Kaya namin tinanggal. Meron pang kasama na mas maliit to eh. Kaya humina siya. Nung natanggal namin tapos nalinisan namin lahat yan, nag-okay na. So tatry na natin ngayon. Alambre pwede rin or cable tie or rubber basta matibay yung hindi niya masusuksok mahihigop. Okay, ano to po ito, stocking. Tapos nalagay na ho natin. Tapos nyo yung tumibay ito, lagay nyo ng alambre pag anong ganyan, panang ganyan or rubber ng interior na hindi na gumagamit. So yan, try natin dito na ho magkakalaman. At one thing more pala mga ka-DIY, dito rin po mismo sa nozzle niya, pagbarado rin to, kasi hindi ang cause na bakit nahihina to, tapos maingay yung pressure washer natin. Dalawang home built nito, tinanggal ko rin isa para hindi makasaya sa kuryente. So, try na natin mga ka-DIY. Magkaalaman na. Warm up pala ha, bago nyo gamitin, warm up muna natin, di ba? Warm up muna natin, bukas natin to. Yun. Ito pala mga ka-DIY yung pressure gauge natin nasira na ako, pakita mo. Gawa ng tebinyas na rin, hindi ko pa napalitan. Pero pwede mo itong palitan para makita mo kung mataas yung gauge niya o mahina or malakas pa. So ayan, mga 1 minute to 3 minutes pwede na ito. So try na natin. Tapos ito rin yung putok natin. Ayan natin kung malakas na. Yun! Ayan mga ka-DIY. Malakas na ako. Malakas na mga ka-DIY. Dati kasi, mahina parang yan, tinanggal ko. Dapat ganyan o, malayo. Para lumabasin yung dumi niya. Okay. Try natin ulit. Yun. Mga ka-DIY, parang lakas na.
So ayan, sundan nyo lang po yung process na ginawa natin. Nilinisan natin to, binaklas natin lahat dito sa may flanger. Ayan, kung nagustuhan mo itong video na to at nakatulong sa iyo, huwag mo munang kalimutan ng pag-hit yung subscribe button, like and share mo to at follow. Ayan, nagbunga yung paghihirap natin, natapos din natin, nagawa na po natin, malakas na po siya ngayon. Sundan nyo lang po yung process mga ka-DIY, pero sa pag-DIY, ingat po kayo dahil dito sa HPT, ang pag-DIY ay dalawa lang po ang meaning, do it yourself at destroy it yourself. Sa pag-DIY, ingat po kayo lagi dahil sa HPT, sharing is caring. Ayan, support ka rin si Adam's Vlog mga ka-DIY. Ayan, subscribe na rin yung YouTube channel niya, same lang din po sa Facebook page niya, na Analos Vlog Kamotivate. Ayan, maraming salamat, to God will be the glory, and burn thumbs, and you know.